Anong part ba ang ikwento ko? Itong opportunity na to, yung performing, ito na yung pinakamalaking sugal ko sa buhay. Kasi bukod sa hindi ako magaling talaga dito, pinangahawakan ko lang yung pangarap ko, ganun. Para sa akin talaga, ano eh, naging pangit talaga yung karanasan ko growing up. Hindi pa rin smooth sailing. As in, talagang feeling ko dati, malas ba talaga ako? Hindi ko masabing ginhawa talaga siya. Kasi nandun lahat pa rin yung hirap. Maghahanap ka pa rin kung saan, ano yung kakainin mo. Nung during trainee days kasi ano eh, nakikihingi lang ako ng baon. Kung si Sejun, nung may baon siya, nakikiburaot lang ako. Kung wala silang pagkain, hindi ka kain, ganun. Kung wala ka maihinga na kahit ano sa ibang tao, magtitiis. Maglalakad ka kung wala kang pamasahe. Sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot, parang gano'n. Wala akong choice. Marami akong kailangan talagang nagampanan, pero itinataguyod ko pa rin yung pinangahawakan ko na gusto ko ito pa rin yung pangarap na ito, kahit parang medyo malabo siyang marating, gano'n. Marami talagang pagdadaanan bago makarating dito. And thankfully, naging part ako ng SB19. Feeling ko naman worth it lahat ng ano, paghihirap. 25? Doon lang ako nag-start na medyo mawala yung feeling ko na malas talaga ako. Kasi doon lang ako nakakita ng liwanag. Nakilala ko si Lester. Nung naging kagrupo na nila ako, tuwa ako. Tapos tinrain nga nila ako sumayaw. Then nananalo na kami ng competitions. Doon ko nararamdaman na, wow, may ganito pala. May parang, may pwede palang ma-achieve kahit wala kang, kahit feeling mo wala kang kwenta talaga. O yung buhay mo, wala namang purpose. Pero dun sa mga na-achieve namin, nagkaroon ako ng purpose in life. Tapos ito na, yung napasama na nga ako sa grupo na ito, may mga tao din pala, pareho ng pangarap mo, pareho ng visions mo, na gusto rin. Si Pablo na parang, alam mo yon, very focused sa gusto niyang marating din. Saka si Stel eh. Si Pablo tsaka si Stel talaga yung parang kinakapitan ko ng mga time na yun. Kasi wala pa si Justin tsaka si Ken. O sigurado ako in the future parang magiging successful kami. Yung success na parang sinasabi niyo, sa totoo lang, hindi ko pa masasabing success, pero slowly, nararamdaman ko dahil sa love na natatanggap namin at sa support na natatanggap namin, mas nararamdaman kong gumagaan na yung pakiramdam, na nawawala na yung paunti-unti yung hate ko sa mundo. Napaka-cruel naman ang mundo. Talagang unfair para sa mga taong katulad ko, gano'n. Pero ngayon, mahal kami ng mga fans, ng mga tao, parang unti-unti, nawawala yung hate ko sa lahat.